apektado pa rin kami, kami mga OFW. Apektado pa rin kami sa nangyayari sa Pilipinas. Dahil Pilipino pa rin kami. Kahit kami nandito, dito kami naninirahan. Buong pamilya ko nasa andito na sa kanila. Good morning everyone, good morning mga ka-part-time, good morning madlang people. Happy Sunday! Happy Sunday! Mga kaibigan. Okay. Yeah. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan na itong mga nangyari sa ating mga rider, mga kaibigan, mga delivery rider, Grab rider, Angkas driver, tungkol to sa mga nakita kong mga videos. Yung nakaraang araw eh, may nakita akong Grab driver na umiiyak dahil sa mga fake booking, fake food delivery booking. Kawawa mga kaibigan ng ating mga delivery driver, mga Grab driver. Ang dami na nangyari. Hindi lang isa, dalawa. Mayroon pa ngang parang umabot ng 15,000 yata yung order. Talagang umiiyak yung driver dahil fake pala yung ano na yun, booking na yun. Hindi ba dapat napapanahon na sa ating mga kagalang-galang, mga honorable na mga congressman at senador, ating mga makabayan na mga congressman, hindi ba napapanahon na para ipasa o irehistro ang mga phone number, mga cellular number? Dahil dyan, kung yan mga number na yan ay mga rehistrado, mawawala yung mga fake booking na yan. Hindi na mangyayari yan. Ngayon, dahil wala namang pakialam ang gobyerno, walang pakialam yung mga hudas na yan na mga nag-order ng kagaguhan nila, magagawa nila ang gusto nilang gawin kasi hindi naman sila matitrace. Matitrace man, pwede nilang itanggi. Samantalang kung rehistrado yung mga number, katulad dito sa amin, sa Canada, pag rehistrado yung number na yan, ultimano, malalaman na agad kung sino ang tumawag, kung sino ang nag-order, kung sino ang gumawa ng fake booking na yan. Hindi mahihirapan na habulin, idemanda, ikulong kung dapat ikulong, at bigyan dapat ng ano, bigyan ng mataas na penalty kung sakali. Dapat talaga i-ano na yan, i-rehistro na yung mga number na yan. Magsikising na kayo, hindi puro lang kayo mga politiko, puro lang pamimera ang na gusto nyong, kasi dyan wala naman kayo makikitain dyan, kaya ayaw nyong gawa ng paraan eh. Ayaw nyong, walang may gusto, may gusto man, kukontrahin ng kung iba. Lalo itong mga kamatayan black. Putang ina. Yan ang mga ano eh. Number one na kukontra dahil sisiklin ang kanilang ano, pribadong buhay. Sobrang kalayaan ng Pilipinas. Wala nang nangyayaring matino. Sobrang malaya. Dito, sa amin, once na kumuha ka ng telepono, automatic yan, rehistrado yan.
Hindi ka pwedeng gumawa ng kalokohan sa telepono mo. Ang number mo, rehistrado yan. Anytime gumawa ka ng kalokohan, huli ka. Magugulat ka na lang. Pero sa atin, sa Pilipinas, ang daming kumukontra. Kahit yung ID system na yan, dapat yan, ipatupad na yan. Para mawala na yung mga criminal na yan. Sa pagpapamigay lang ng ayuda ngayon eh, kung may ID system lang kayo sa Pilipinas, walang problema yan. Hindi ganyan na kailangan pang maglista, padaanin pa sa mga kupitan. Sus Mar Joseph, napakasimple lang yan eh. Kaso lang, ang ating mga honorable, mga kagalang-galang na congressman, ang inaatupag ay ang pagkakitaan ng mga puta, ang kumita. Yun ang gusto nila. Yung hindi nila pagkakitaan, wala silang interest din ng lintik na yan. Nasaan kayo? Senador Bato, Senador Tolentino, Senador Rebella, Senador Little Lapid. Magsigising na kayo, kahit minsan-minsan malam, maghagawa kayo naman tinong batas. Hindi yung puro lang ang inatop. Billion-billion ang mga allowances nyo, mga budget ng opisina nyo. Mga nakatiwangwang lang, mga nakaupo lang, mga papalaki lang kayo, mga bayag nyo, mga lintik kayo. Saan nyo, eh, Little Lapid? Saan mo ginagastos yung million-million budget ng opisina mo? Wala ka namang ginawa kahit isa. Wala, di ka nga marinig eh. Ewan ko lang kung pumapasok ka, lintik ka. Bung Rebella. Anong pinagagawa nyo? Bato, Tolentino, mga kakampi daw kayo ng Pangulo, ng Presidente. Mga inutil naman kayo. Magaling lang kayo pag... Naku. Sigurado eh, pag malapit na mga election ngayon, bago pa lang kayo eh. Meron pa kayo ilang taon. Pag susunod na election na, maingay na kayo kasi kasama na kayo sa ano, mag-re-elect na kayo, re-election na kayo. Ngayon, dahil bago pa kayo, mayroon pa kayong ilang taon, tahimik muna. Kayo mga Pilipino, mga butanteng Pilipino, gumising na kayo. Reklamo kayo ng reklamo. Walang pera ang gobyerno, naghihirap kayo. Boto naman kayo ng boto ng mga tangang mga politiko. Gawin nyo ba naman ang sinado na star-studded? Puro mga artista ang pinagbuboto nyo. Mga... Sisihin nyo mga sarili nyo. Huwag kayo magreklamo kung di kayo nabigyan ng ayuda. Kasi nabigyan na kayo ng 500 noong eleksyon. O magdosa kayo ng 6 na taon bago kayo maka... Pagdating ng eleksyon na naman, bibigyan na naman kayo ng 500, e boto nyo na naman. Tapos magreklamo kayo ng magreklamo. Nako po. Eh, yan lang mga parties na makabayan black na yan. Bakit ibinuboto nyo pa yan? Mga NPA. Nagpapagulo sa gobyerno. Tapos boto kayo ng boto. Ngayon magreklamo kayo ng magreklamo. Ganito, ganito. Kayong mga butante ang gagawa ng ikabubuti ng bayan nyo. Kayo ang gagawa. Parang buhay nyo. Kung tatamad-tamad kayo, gutom kayo. Magsipag kayo, magsipag kayo, may makakain kayo. Ganon din yan. Pagbubuto kayo, ibubuto nyo yung mga tanga-tanga lang, upo-upo lang. Wala. Gutom talaga kayo. Huwag kayo magreklamo na ganito. Bakit ganitong gobyerno? Bakit ganitong gobyerno? Kayo mga butante ang nagbuto niya mga yan eh. Lito Lapid, Bung Rebella, Tito Soto. Ano yung gagawin ng mga yan sa Senado? Ang dapat na sa Senado, mga abogado, mga may utak, hindi yung sikat lang, ang puta. Lito Lapid, ano? Diyos, marasantesima, Panginoon ko.
Ilang milyon ang perang nasa opisina niyan. Ni walang ginagawa. So, anong mangyayari sa inyo? Mariones de Garapones. Ngayon magreklamo kayo. Ang Pilipinas naghihirap. Ay, naghihirap talaga kasi ang yumayaman lang yung mga politiko. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. Balik tayo dun sa mga riders natin. Kawawa talaga ang mga riders sa ginagawa nitong mga tarantadong mga nag-o-order ng mga kalukuhan lang. Yun lang naman ang wala kang maririnig na kahit barangay captain man lang na magsabi na kailangan na hindi magpupursiki talaga. Pupunta sa Congress, pupunta sa Senado, mag-endorse ng mga ganitong mga dapat batas. Simple, yun lang, napakasimple lang. I-rehistro yung mga number. Lahat yun. Lahat ng SIM card, dapat rehistrado yan. Kung sino man ang tatawag, di automatic, malalaman kung kanino number. Kahit sabihin pa niya, kasi hinirem yung telepono ko ni ganito, at least, mayroong lead yung mga investigador kung sino ang tatawagan, kung sino ang kakasuhan. Ngayon, kawawa yung mga rider. Pagtitripan lang ng mga lasing kung sino mga gago, biro mo, kahit lang 500 yun, biro mo, yung isang rider, umiiyak, ang layo-layo ng pinuntahan niya. Pagdating niya doon, wala. Mabuti na lang, nakita siya ng mga kapwa niya, mga rider, kapwa Grab driver, angkas, pinagambag-ambagan yung bill na babayaran dapat nung nag-order. Almost 600. Kasi ang layo niya sabi niya. Mabait din yung mga rider na nakakita sa kanya. Pre, huwag ka nang umiyak, pre, huwag ka nang umiyak. Kayong bahala dyan, gambag-gambagan namin yan. Sabi ko, ano ba naman? Yung nangyari na yon, pero putang ina, yung bakla lang na umihisa si CR ng mga babae, nagkaroon agad ng Senate investigation. Bakla ay iihi sa CR ng mga babae, Senate investigation agad ni Rizal Ontiveros. Pero itong mga tao naghihirap, lumalaban ng patas, wala kang maririnig ng mga congressman, senador na gagawa agad ng aksyon. Mariusip. Ako, sa tutusin, wala akong pakialam dyan sa nangyayari sa Pilipinas kasi wala naman ako dyan. Pero naaawa ako sa tao, sa mga tao. Sa pagmamahal ko sa Pilipinas, kahit ako wala sa Pilipinas, apektado pa rin kami mga OFW. Apektado pa rin kami sa nangyayari sa Pilipinas. Dahil Pilipino pa rin kami. Kahit kami nandito, dito kami naninirahan. Buong pamilya ko nasa andito na sa Canada. Kung tutuusin. Pero dahil sa pagmamahal sa inang bayan, ako pa rin, ako hindi ako naman tutuusin, hindi ako vlogger talaga na Pero dahil gusto ko lang maglabas ng sama ng loob, dito lang naman sa YouTube, pwedeng maglabas ng sama ng loob Nang mag-comment ka, gumawa ka ng mga ganyan. Kasi sa Facebook, putang ina, may mga may rackler at saka yung Vera Files na isa ring ugag, tatanggalin ang mga post mo, ibablock ka nila, Diyos, kalukuhan. Yun lang ang magandang gawin talaga. I-register yung mga number na yan, mga cell number, kahit kanino pa yan. Wala nang mangyayaring mga ganyan ng fake booking ngayon. Yun lang po mga kaibigan, please subscribe my YouTube channel Bayuna TV. Isang bagong YouTuber lang po. Ako wala pa akong mga subscriber. Pero kahit wala, basta gusto ko lang magsama ng loob, maglabas ng sama ng loob, maglabas ng mga komentaryo, mga reaction, gagawin ko. Kahit wala akong subscriber.
Thank you, thank you.